The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, in all Jerusalem with him, assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophets, 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.' Then Herod called the Magi secretly, ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, 'Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage.' After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. And they opened their treasures and offered him gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sabi ng isang bata, "And the Magi opened their gifts and offered Jesus gold, frankincense, and myrrh." My dear friends, my brothers and sisters, today, liturgically, we close the Christmas season. Balik na tayo sa kulay green na estola. Pero sa Pilipinas, ang Pasko natatapos pagkatapos ng piyesta ng Santo Niño. Tayo ang pinakamahabang Pasko. Bago lang ako magsabi na aking pagninilay, huwag niyong kakalimutan may virus pa. Ano pa? At mas malala. Why I'm saying this to you? Because for the past few days, I've been receiving prayer requests about families who are family, ha? Hindi lang isa. Ano po? Hindi lang isa. Buong pamilya may COVID. Ano po? Hindi ko na tinatanong sa inyo kinuha. Ang akin lang panalangin, huwag kayong mga hawa. Ano po? Huwag kayong mga hawa. Hindi libre ang hospital. Mabuti kung libre ay kung patay ka. Diba? Pagka minsan tayo ay para bagang hindi ko alam kung tayo nakikinig. Ano po? This is not about lack of faith. This is being cautious. And there's no consoling words you can tell from someone losing a family member
before Christmas, people spending or having someone in the hospital that they cannot see, hoping they will see him again or her alive, or the next time they see him already in a jar. Kaya mag-iingat, ano po? At higit sa lahat, huwag niyong hahawahan ang aming mga volunteer. Ano po? Anyway. Perhaps the main theme of today's celebration is, if you really find God, if you have really met God, the number one manifestation is you have changed your life. Ang sino mang nakilala ang Diyos, ang sino mang natagpuan ang Diyos, ang palatandaan nito ay merong pagbabagong buhay. The last line in the gospel is very important. They went home in another way. They went home in another way. Bumalik sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamumuhay, sa ibang pamamaraan. Hindi ibig sabihin pag natagpuan mo ang Diyos, iiwanan mo ang pamilya mo. Hindi naman ibig sabihin. Hindi naman ibig sabihin tatalikuran mo ang iyong trabaho. Hindi. Unang-una, dapat meron kang bagong pananaw. Ano ang bagong pananaw? Yun ang pinakamahalaga. Kaya nga, ito ang palaging ibinabato sa mga nagsisimba. Na simba yan ang simba, hindi naman nagbago ang buhay. Sapagkat, dapat pag ikaw ay nagsisimba, merong pagbabago ang iyong buhay. Mahalagang mahalaga yon. Finding Christ entails a change of life. And a change of life begins by changing your attitude. The only way to change our lives is to change our attitude. And changing our attitude means changing our perspective. Meron kang bagong pananaw para meron kang bagong pamumuhay. At dahil dyan, meron kang bagong pagkatao. Meron kang bagong pagkatao. Marahil yun po ang hamon. Ano po? Marahil yun po ang hamon. Hindi yung nagsabi o nakikita, kaya nga, ito ang pinakamahirap. Ano po? Inaamin ko, pinakamahirap. Ako. Ha? When children begins to communicate to me directly. Dati kasi, yung mga nagme-message lang sa'yo, magulang lang eh. Ngayon, ang mga anak mismo nagme-message. Mga anak mismo nagsasabing, I've been watching you, Father. I've been listening to you. What I cannot understand is that I know my parents are also watching you in the sala, but they have not changed their lives. Alam nyo, ang hirap ipaliwanag nun. Ang hirap ipaliwanag nun. The only thing I can tell those children is, I am praying for you. Mga minamahal na mga magulang na narito o nakikinig, huwag niyong isipin ang inyong mga anak ay hindi kayo pinagmamasdan. Huwag niyong isipin na kapag kayo'y nagbubunganga, sorry for the words, ay hindi kayo pinakikinggan ng inyong mga anak. Baka humihingi ang inyong mga anak ng isang pagbabago. Baka humihingi ng isang pagbabago. Sabi ng isang anak, napakahirap, Father, na paulit-ulit mong sinasabi sa nakalipas na mga araw na igalang mo ang iyong ama, mahalin mo ang iyong ina, kung saan ang aming ama ang sumira sa aming pamumuhay. Na hanggang ngayon, hindi niya tinitigil ang kanyang pambababae.
Alam niyo, ang hirap noon. Ang hinahanap ng mga anak, mga magulang, ay hindi naman kayo ay maging santo. Hindi pa. Pero at least merong pagbabago. Pagbabago. Hindi naman biglaan. Magandang pagtuunan po ito ng pansin. Maging ang Diyos ay hindi naghahanap ng biglaang pagbabago sa sino mang nakakakilala sa Kanya. When you try to find Christ, regardless how dark is your life, the darker it is easier for you to find Christ. Habang mas dumidilim ang ating buhay, mas higit mong nakikita ang palatandaan kung saan mo matatagpuan si Jesus. Sapagkat kung madilim ang langit, lalong lumiliwanag ang bituin. Hindi mo dahilan para hindi makita ang Diyos. Pero pag nakita mo ang Diyos, hindi sapat ang pag-aalay, kundi ang pag-uwi ng merong pagbabagong buhay. Ito po ang panawagan. Sa lahat, maging pari, maging madre, sa lahat, ito ang panawagan. Ang pagpapahayag ng Diyos, ang pagpapakita ng Diyos, ay nag-aanyaya sa bawat isa ng isang pagbabago. Kaya nga po, itanong natin sa ating sarili, ano kayang pagbabago ang hinihingi ng Diyos sa akin? Ang hirap nun, ano po? Sasabihin ng isang anak, ang tatay ko po ay lay minister. Tabi ha, hindi naman lahat ng lay minister ganito. O naglilingkod sa simbahan. Ah, nasabi ko na lay minister. Ano po? Ha? Pero ang tatay ko, may ibang babae. What have we become? Listen to me. What have we become? Serving God in the church is not an excuse for us to do evil and do wrong. Yung anak mo na nagsasabi, sabi ko, sabihin mo sa parish priest na ganyan ang tatay mo para hindi mo na mag-serve. Mga minamahal na mga kapatid, finding Christ entails a change of life. A change of life entails an attitude. A change of attitude entails a new perspective. At yun po ang hamon. Ito po ang hamon. At ang pangalawang hamon marahil ay, for those who have been running away from God, I pray that you will allow God to find you. I pray that you will allow God to find you. Hindi lang ang tao ang naghahanap ng Diyos, maging ang Diyos, hinahanap rin ang tao. Ano sabi ni San Agustin? You are created with that longing for God. Ano sabi niya? I will find rest until I rest in thee. Sadyang may butas ka sa iyong puso na tanging Diyos lamang ang makapupuno. Hindi pera, hindi karangalan, hindi karangyaan ng buhay, hindi tawanan. Magsabi kayo. Since we were created for God, we are created by God, in God, we can only find peace. Again, I pray, my brothers and sisters, that when you go home, mga anak, children, please listen. Stop looking back at the sins of your fathers. Stop looking back at the sins of your parents. Tapos na yon.
Ang problema ng marami sa atin, mga minero tayo. Minero. Alam niyo yung minero? Miners. Alam niyo yun? Walang ginawa kundi maghukay. Maghukay ng mga lumang kasalanan. Ano po? Tama na yung kahuhukay na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Ang kahapon ay tapos na. Hindi na yan mababago. Ang meron ay tayo ngayon. At tandaan nyo, ang ating bukas ay naayon kung ano ang ating pananaw ngayon. Kung hindi kayo magsisimula sa bagong ito, sa bagong taon na ito ng pagpapatawad, again, tatapusin nyo ang taong ito ng may sama ng loob at baka kayo ang mas malaki ang kasalanan. My dear friends, my brothers and sisters, again, in finding Christ entails a new way of life from a new attitude, from a new perspective. The only thing I can assure you is my prayers. But please, please, pray with me. Pray with me that God will find also your home and find the rest in your relationship. Amen. Again, we would like to express our deepest gratitude for all those who have been giving their love offerings, for those who have been supporting our isang kanin, isang ulam. I have not been feeling well for the past 3 days because of my allergies and the medicine makes me very sleepy. So, I apologize for not responding to the many messages that you have sent. Ano po? Sasagutin ko yan. Yun pong walang yung nandito na hindi pa nakakakuha ng kalendaryo, mayroon pong kalendaryo bawat pamilya, ano po? You can get it from the office, 1 calendar per family. Pa. Kahit walang schedule, kumuha kayo ng calendar, ano po? At least alam niyo na kung Lunes o Martes, hindi po ba? Matatapos din ng COVID na ito. Huwag lang kayong maunang matatapos. Ano po? A mother shared about the problem in the family na hindi nag-uusap yung mag-ama dahil yung anak daw ay nagsinungaling. At yung katuwiran ng anak ay bakit siya? Hindi ba siya ng babae? Ano pa? Alam po ninyo, ang pambabato ng kasalanan sa ibang tao does not make you a better person. Huwag niyong kakalimutan yan. Knowing the sins of others, throwing those sins to them, does not make you a better person. Hindi na mababago yan. Hindi na mabubura yan. Ang meron lang dyan, pagpapatawad. At harinawa, doon sa nagkamali, magbago. Alam niyo po, ang problema sa pagbabago, gusto natin ang ibang tao magbago maliban sa ating sarili. Yun ang malaking problema sa pagbabago. We want everybody to change except ourselves. My dear friends, my brothers and sisters, you can never change other people. Even God was unable to change the heart of Judas. Change is a personal choice. And if you have really found Christ, the first thing that should be happening in your life is change. A change of way of life by changing your attitude, by changing your perspective. Mag-inang hindi nagsuusap. Ano po? Gusto kong tingnan eh, yung profile. Ito kaya yung mag-ina hindi nag-uusap. Kasi yung anak, hindi ako kinakausap ni mama. Yung nanay naman, hindi ako kinakausap ng anak ko. Ano po? Ayaw akong kausapin.
Pero parehas ng kwento. Ano po? Gusto ko itanong, anak niyo po ba ito? Ano po? Baka naman chismis, di po ba? Ano? Kasi sinabihan ng anak, Ma, huwag kang labas ng labas. Ano? Pag ikaw ay nahahawa, inamin naman ng anak na pagtaasan niya ng boses. Ano po? Kasi naman, yung ibang matatanda, pasaway. Di ba? Ang tatanda na, pasaway pa rin. Di po ba? Walang pinagkatandaan. Ano po? Anyway. Magbago. Ano po? The concrete manifestation of finding Christ is a change of life by changing our attitude, by changing our perspective. Do not forget that knowing the sins of others does not make us a better person. And the only person we can change is ourselves. And in changing ourselves, hopefully, others might change. As we try to find Christ, I also pray that you will allow Christ to find you. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, who has called you out of darkness into His wonderful light, pour out in kindness His blessing upon you and your family, and make your hearts firm in faith, hope, and charity. Amen. And since in all confidence you follow Christ, who today appeared in the world as a light shining in darkness, may God make you too a light for your brothers and sisters. Amen. And so when your pilgrimage is ended, may you come to Him whom the Magi sought as they followed the stars, and whom they found with great joy, the light from light, who is Christ the Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.